What's up mga ka-MTB? Welcome back to my channel. So, yun, nagpalit na ako ng gulong. So, ito na yung final review ko dito sa Billy Goat at saka sa Jumping Hare ng Compass. Ayan. So, dito muna ako sa Billy Goat. After around 40 days and then roughly 1,000 kilometers na riding, so, ito na siya. Ito na itsura nung Billy Goat. So, ito. So, after 1 month mahigit, medyo naging ganito siya kanipis. And yung feel niya, kapag hawak-hawak ko siya, para siyang ano, interior na kumapal ng konti. Parang ganun yung feel. Pag pinipiga mo siya, ayan, parang ganyan. Ayan siya. So, hindi pa naman siya totaling pudpud. Pero, parang pudpud na siya sa akin. Kasi sa nipis ng feel kapag hinahawakan siya. Ayan, kapag ginaganyan ko ng nipis. Sobrang lambot. Kaya nag-decide na lang din ako na palitan siya ng gulong. Ayan. So, isa pang nakikita kong disadvantage niya is yung sa sidewall. Ang hirap tanggalin nung ano, nung oil or nung ibang dumi, nung mancha. Hirap linisin. Medyo nairita rin ako kasi nagmumukha siyang marumi kahit anong linis ang gawin ko. Yan, yan siya. So, nairide ko naman siya sa trail. So, okay naman. Okay naman siya kahit papaano. Though, hindi siya ganun kakapit kasi pang ano talaga to. Pang light trails lang talaga or yung parang pang beginner lang. Ayan siya. So, pinalitan ko na siya ngayon ng wired tire ng Maxxis. Ayan. Ito naman yung next, yung jumping hare. So, bali yung Billy Goat ko kanina is pang rear ko yun. Ito yung pang harap ko. Yung jumping hare. Ayan. Dito naman, parang makunat siya sa pakiramdam kapag ilalagay mo siya sa likod kasi nung nilagay ko ito sa harap, oh, makapit siya. As in, kumakapit siya. Kaso, ano, pag inahon mo siya sa, lalo pag sa semento, parang, ano siya, medyo makunat. Tsaka maingay. Kapag yung pinapatakbo mo. Sa, kasi yung spacing ng knobs niya. Then, ano din to? Medyo makapal din siya. Medyo makapal pa rin naman. So, unlike dun sa jumping hare na parang squishy ito, medyo matigas pa rin. So, ayan. Okay naman tong jumping hare kahit papano. Pero palagay ko, baka ano to sa rear. Parang makunat siyang ipadjak pag nasa rear to. Ayan. So, goods naman to sa para sa akin. Itong jumping hare, okay naman. Ewan ko lang kung mabilis din itong mapudpod sa likod, pag sa likod ito nilagay. So, that's it. Have a great day. Next video tayo.